bago kayo kumain lahat, may gusto kaming sabihin sa inyo ni Natoy. Yes! Gusto ko malaman yung lahat na pabibinyagan na namin si Baby. Nino! Isa na! Hoy, okay na! Okay na! Okay na! Lucy, Aunt Mira, gusto sana namin kayo kunin na Ninang Natoy. Talaga? Sure, I would love that. Ako naman, of course, paano ko ba naman matatanggihan ng napaka-cute kong pamangkin? So, yes. Yes. At hindi lang yun. Meron na kaming naisip na pangalan. Simula ngayon, ang itatawag natin sa baby na to ay Emily. Emily? Emily? Oh, sorry! Ba sa akin na siya ipapangalan? Teka, Emma. Ang layo ng Emily tsaka ng Emma. Hindi kaya magkatunog yun. Medyo magkatunog kaya. Malayo. Ay, nako. Kuya Natoy, bakit Emily? Dapat Lucia or Luciana, Lucille. Ganon para sosyal. Emily. Okay, ang tunay. Hindi kaya. Mira na lang. As in miracle. Kasi milagro yung batang yan, di ba? Joke lang. Hindi nakakatawa. Mira! Alam mo, okay naman eh. Tama naman yun kasi totoo naman na si Baby para talagang himala na dumating sa buhay namin na Irene. At kaya Emily ang ipapangalan namin sa kanya kasi ang ibig sabihin nun, unity. Pagkakaisa. Ganda, Ichan. Ang ganda nun. Mars, yung pala yun. At nga pala, para magtuloy-tuloy na lang ang saya natin, next week, sa-celebrate natin yung birthday ni Tatay Tomei. Ay! Yay! Sabto, ilang taon ka na nga? 53. Ah, 53? Ano nga yun? Mahal, 53. Ayun nga, sinabi ko. Ano ba yun? 53. Akala ko, 83. Ito, nagtadress ka to. Ay, nako, halika na, kumain na tayo lahat. 53 na! Tara, anak, pagka may oras at tulog si Emily, magpahinga ka rin ha. Huwag mo sasabayan ang puyat yung bata. Ano po, Nay? Paano na? Mauna na kami. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Tay, huwag mo kalimutan. Sa birthday mo, kami nang bahala ni Natoy. Gagawin namin espesyal yun. Imbitado lahat. Salamat na. Kahit naman di malaking selebrasyon, basta nakakompleto tayong lahat. Masayang-masaya na ako na. Apo. Mauna na kami. Bye-bye. Bye, Nay. Bye-bye. Tope, ingat. Mabahala sa kanila. Mabahala. Anjan. Ano po yan? Ay, salamay. Salamat. Hindi niyo po pagsisisihan to. Yes, I'll see you tomorrow po for the contract signing. Thank you, Mr. Santos. Sinong kausap mo? Kasi mukhang masaya ka. Kliyente, I closed the deal. Wow, congratulations. Di mabuti lahat ng mga hard work mo, natupad mo na. I'm sure magiging proud sa'yo si Kuya Natoy mo. Auntie, just stop. I know what you're trying to do, and it's just not working. Lucy. Alam kong sinusubukan mong maging okay tayo. Pero Auntie, hindi ganun kadali yun. Dahil sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, hindi ko magawang pagkatiwalaan ka ulit. Kahit anong gawin ko, parang ang hirap. Lucy, sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin para bumalik yung tiwala mo sa akin? Please. Yan. Yan ang problema eh.
Kasi ang tiwala, hindi basta-bastang kinukuha o binibigay yun. Ang tiwala, pinaghihirapan. Tita, ba't ikaw ang gumagawa niyan? Asan si tetay? Ah, namalengke po, tita. Ah, gusto mo ng tulong? Naku, kaya-kaya ko po to. Okay lang po. Ah, iha? Paano mo napatawad yung nanay mo nung iniwang kanya? Kasi parang napakadali lang sa'yo. Samantalang si Lucy halos kulang na lang isang paa ko. Tita, alam niyo ako, halos isang paa ko rin ang nanay ko sa galit ko sa kanya nung iniwan niya ako. Pero tita, maiintindihan ko po na hindi po madali mapatawad ng isang anak na iniwan ng isang ina. Kasi nandun yung takot eh. Napakasaktan ulit, baka iwanan ulit. Pero alam niyo po, walang matigas na puso sa taong totoong nagmamahal. Hanga ako sa'yo, Irene. Napakatatag mo sa lahat ng bagay. Sana po, naging kagaya mo lang ako. Hindi sana kami nagkahiwalay ni Lucy. Pero parang tapos na yung pagkakataon na maging isang tunay na inako sa kanya eh. Tita, alam niyo, hindi naman po yan nasusukat sa panahon na magkasama kayo ng anak mo. Nasusukat yan sa kung paano mo siya minahal, minamahal at pinaglaban. Pwede pa yan. Salamat, Tang, ito yung mapa na mansyon. Mamayang gabi, papasukin ko yan para mabawi ko si Nathan, kina Natoy at Irene. Ay, ano ba? Pinagharapan ko to. Walang kakwenta-kwenta yung plano mo. Etang, anong gusto niyong gawin natin? Tumunga nga lang dito hanggang matuntun tayo ng pulis? Anong plano niyo? Lulusob lang tayo kapag marunong ka nang gumamit nito. Ito lang ang paraan para makaganti ka. Kailangan yan. Kaya kong makuha ang mga bagay na gusto ko sa paraan na alam ko. Pero sa ngayon, itong baril lang ang kakampi mo. Dahil ang bala nito ang tatapos sa mga kawalang yaan ng mag-asawang yan. At ang bala rin ito ang magtatanggol sa iyo sa mga pulis na gusto magbalik sa iyo sa loob ng kulungan.
Panay. Yes? May kailangan ka? Gusto ko lang malaman kung nasasarapan ka doon sa omelette. Kasi ako nagluto niyan eh. Di ba favorite mo yan? Really? Kailangan mo ba talagang ibida lahat ng ginagawa mo para sa akin? Lucy, gusto ko lang naman pagsilbihan ni Aunt Mira. Thanks, pero I don't need it. And you know what? Can you just stop? Because it's getting so annoying. Lucy. Okay lang ako. I think she needs her space and I should give her one. So, Mr. Santos, ito yung delivery truck namin and products are delivered every day. So, nakakasigurado po kayong fresh ang aming mga produkto. At ito naman, dito naman yung quality control. Pag may bulok, tinatapon agad. And then, ito po yung mumunti naming office. This is where we do the inventory. And lahat ng paperworks, dito na. Asan ang kontrata? Ito po. Ipirma ko na yan. Sige po. Please sign here and the next page. Thank you so much, sir, for choosing our company. Oh, you're welcome. O, paano? Mauna na ako? Sige po. Thank you. Eee! Kuya! I closed the deal. Look. Kalmado na. Ano? Proud ka sa akin? Oo naman. Sobrang proud ako sa'yo. Kaya dahil dyan, mas lalo kong pahihirapan yung trabaho mo. Huh? Bakit? Lucy. Simula ngayon, ikaw na ang finance officer ng Villadolid Seafood. Finance? Ako? Yan naman. Bakit? Ayaw mo ba? Napatunayan mo sa akin na kaya magpatakbo ng negosyo habang nasa ospital ako. Kaya sa tingin ko, kayang-kaya mo itong trabahong to. Kuya, binabribe mo ba ako para maging close kami ni Aunt Mira? Okay, fine. I'm sorry for what happened kanina sa breakfast. It's just that... ang hirap eh. Lucy, naiintindihan kita. Naiintindihan ko. Pero hindi ko to ginagawa para suhulan ka. Kaya ako to ginagawa para ipakita ko sa'yo na pinagkakatiwalaan na kita. Dahil balang araw kayong dalawa ni Emma, kayo na magpapatakbo nitong negosyo natin. Kuya naman. Sige, promise kuya. Hindi kita bibiguin, pero wait lang. Kung in the future, kami ni Emma ang magmamanage ng negosyo, ano nang gagawin mo? Don't tell me, ikaw na si Don Renato Villadolid. Sana nga, ganun kadali lang yun. Pero Lucinde, gusto kong magpatayo ng sarili kong negosyo. Yung masasabi kong akin, yung... makakatayo ako sa sarili kong paa. Hindi yung kung ano lang iniwan sa akin ni Mama. Si Lucy, gusto kong patunayan kay Erin na hindi siya nagkamali na pagpili sa akin. Nang ipaglaban ako, napatawarin ako, gusto kong ipakita sa kanya at sa buong pamilya ko, sa mga anak ko, kung gaano sila nakahalaga sa akin. Alam mo, Kuya? Maswerte ni Irene sa'yo. Hindi. Ako ang maswerte sa kanya. Grado ka bang hindi mo show tayo kaya na-close mo yung deal yun? Kuya naman eh. Natoy, susunod na lang yung kulang ko ah. Wala akong problema. Maraming salamat ho. Siya nga pala, lilipat na nga pala kami ng pwesto next month sa Maynila. Sana makapag-deliver pa rin kayo doon. Nako. Wala akong problema, sir. Kahit saan lupalo pa kayo ng mundo, ah, hanapin ko kayo doon kayong magdi-deliver. Ha? Anong kayong kataka sa akin? Biro lang, sir.
Kayo pa. Eh, sir, bakit po kayo lumipat ng Maynila? Sayang naman yung binuksan yung organic farm din sa kabilang bayan. Binibenta ko na nga eh. Sayang naman yun. Sir, ang laki ng kita ngayon sa organic farm. Mas gusto ko na lang muna mag-concentrate sa mga restaurant ko. Baka may kilala kang interesado doon. Sir, ako ho. Interesado ho ako sa organic farm yun. Talaga? Sige, pag-usapan natin to. Sige ho. Salamat. Ayos ka rin, Nilsan, ha? Tataas na sweldo ko niyan. Dalawa trabaho ko, fisherman and farmer. Babe! Hi, babe! Babe! Oh. Babe, good news ako. Ano yun? Meron akong nakausap na may-ari ng organic farm. Oh. Pasok sa budget natin. Gusto ko lang sana mag-down eh. Para, ayun, hindi lang punta sa iba. Teka, babe, sandali. Down tayo agad-agad? Oo. Babe, pag meron kang gustong isang bagay, dapat hindi ko na pinapakawalan. Parang ikaw lang, dati. Nung unang kita ko sa'yo, sabi ko, itong babaeng to, ito ang mamahalin ko habang buhay, hindi ko napapakawalan to. O, di ba ang nangyari? Tama ako. Hindi ako nagkakali. Di ba? Natoy, tumigil ka. Etchesera ka eh. Pero, pagbibigyan kita, sige, gusto ko makita yung farm na yan. Dali mo naman pilitin, eh. Etchesera ka eh. May iba? Okay, gusto kong daling kayo ng mga bata doon. Gusto kong makita nyo kung gaano kaganda yung plano ko sa pamilya natin. Emily! Miko, oh. Kuya Miko, oh. Emily! Si Kuya Nathan! Nathan! Di naman yung baby sister natin, no? Oh. Siya si Emily. At ngayon, ikaw na din si Kuya Nathan. Dapat solid tayong magkakapatid. Tsaka dapat mahal natin ang isa't isa. Eh, Nathan, alam mo ba yung tungkulin natin bilang kuya? Dapat alagaan natin siya sa lahat ng oras. Tsaka kung may umaway sa kanya, ipagtatanggol natin siya. Parang guardian angel niya tayo. Naiiga-guide at saka ipoprotect. Eh, Nathan, kaya mo ba yun gawin? Tutulungan mo ba ako na alagaan si Emily? Adi, siyempre naman tutulungan ka rin, Nathan. Tutulungan ka niya mag-alaga at bantayan si Emily kasi love na love niyo ang isa't isa, di ba? Opo. At saka, palagi mo tandaan, love namin kayo palagi ng daddy mo. I love you palagi. I love you palagi, mama. Mm-hmm. I love you palagi din, daddy. I love you palagi. Naku, gising na gising si Emily, oh. Cute. Pasintay mo yan. Pas! Sige na! Oh, ba't nanginginig ang kamay mo? Natatakot ka ba sa kanila? Tandaan mo, ikaw ang may barel. Kaya dapat ikaw ang katakutan. Hawakan mo na rin, talaw mo kamay. Hindi ganyan. Hawakan mo sa harapan. Tigasan mo yung kaliwa mo. Asintay mo. Tamahan mo sa gitna. Emily! Andito na yung gatas mo. Natoy, ano ka pa pinapatuloy? Sorry. Ingay mo. Nantok na si baby. Dikit na nga eh. Tingnan mo, gustong-gusto niya nakahilig sa dibdib ko. Siguro... Gustong-gusto. Pinapakita niya yung tibok ng puso ko. Ganun daw yun eh. Pares pala kami ng gusto eh. Ay! May mga polis hinahanap kayo. Gusto kayo makausap. Ano hong sadya? Ma'am, sir.
Nais po namin ipaalam sa inyo na nakatakas po ng kulungan si Clara sa Manyero. Sir, paano nangyari? Paano nakatakas? Meron na ba naghaharap sa kanya ngayon? Opo, sir. Sinusuyo din ng operatiba namin ang lahat ng pwede nilang pagtaguan. Umalabas din sa operasyon na malaki ang tsansa na kayo ang pakay nila. Siya pupunta dito. Dahil alam niya kapag tumuntong siya dito, at kapag nagkita kami, alam niya ako ang kakalagkad sa kanya pabalik sa kulungan.